channel. My name is Anna. If you love plants at bago lang kayo sa akin channel at hindi pa kayo nakasubscribe, click the subscribe button, also the like, pa-share na rin po, and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Meron akong FB page, ayan, Anna Duran Plants. For today's video, ayan, meron akong dalawang succulent. Magki-care tips ako ngayon kay Fred Ives kasi nag-request si Belinda Aba. Sabi niya, sis, pa-care tips naman ng Fred Ives mo. Ito ang aking dalawang Fred Ives. Maliban sa magki-care tips ako sa kanya, maglili-propagate din ako. Ang Fred Ives ko ngayon ay 8 months na siya at nabili ko lang siya sa Dangwa ng 34100. Ang mga Fred Ives ay kabilang sa mga nai-stress kapag original color siya, green siya. Ayan o. Meron siya, ayan, may mga parts na green siya kasi kay stress ko lang nito. Pero kapag super stress siya o stable na siya, na naka-stress na siya, ang color niya ay naglalaro sa red na pinkish. Minsan, kapag super stress pa siya, nagba-brown siya, nagda-dark brown siya, ang ganda niya. Meron din siyang parina, ayan. Okay lang siya sa stressing kasi may parina siya. Hindi siya masasunburn ng basta-basta. Unique din ang mga leaves ng mga Fred Ives kasi humahaba sila. The more na malaki yung pot ninyo, malaki din yung magiging leaves niya. So maabot siya hanggang dito, mula dito hanggang dito sa arms natin kapag malaki yung pots niya. Ito nga lang oh, isang haba na ng daliri ko yung leaves niya oh, ayan. Paano ko ba inalagaan ang aking Fred Ives? Una, hindi ko sila in-air dry. No air dry method ako, tanggal original soil, and then papalitan ko na sila ng potting mix ko. At pangalawa naman, ilagay ko sila dito sa clay pot na mabilis mag-dry kasi maganda tong pot na to na may butas kasi very important ang mga pots na mayroong butas kasi para maging fast drainage sila pag nagdidilig ka. At next naman na ginawa ko sa kanya, ginamitan ko siya ng aking potting mix. Ito ay old potting mix ko pa. So ano pa yan, sa Lazada ko pa yan na order. May nag-comment kung saan ko nabili yung aking old potting mix. Ilalagay ko sa description box ko yung link nito at saka yung video niyan. Nabili ko yung potting mix na yon na konti lang ang famis. So, dinagdagan ko na lang siya. Pagkatapos ko siya niripat, so tayo ay magdidilig na. Ang pagdidilig sa kanila, pagbago pa lang sila, at least 10 days o lampas ng 10 days, huwag muna natin sila didiligan. Hanggat hindi pa sila nangangailangan ng water or wala pa silang new roots. Kasi yung iba, old roots pa yung meron sa kanila. Yung feeling naman na pansin mo na wala pa siyang roots, pero gusto mo na siyang diligan, okay lang siya sa spray-spray lang. I-mess mo lang yung leaves niya, tsaka yung top ng kanyang soil. At least, basa lang siya ng konti. Kasi pag hindi mo naman siya diniligan ng kahit konti man lang, madidehydrate siya, magiging leggy siya, at tsaka payat siya. Nagda-dry yung mga leaves niya. Pag na-survive nyo na yung weeks na dilig na pa-spray-spray lang at feeling nyo may improvement siya, wala siyang stem rot at saka nagpa-pop up yung mga leaves niya, pwede na siya sa dilig na 20, 30, 40 ml na water. Pwede na siya dito sa roots niya at saka dito sa buong topsoil niya. At kapag stable na siya, lumampas na kayo ng months, pwede nang medyo madami dito sa topsoil at saka paunti-unti dito sa mga leaves niya. At ang oras na magandang magdilig kagaya ko ay sa gabi kasi inaantay ko na bumaba yung araw. Pinapahinga ko muna sila ng at least 1 or 2 or 3 hours bago ko sila diligan. Kasi, 'di ba, parang sa tao, hindi maganda na magbabasa agad tayo, lalo na kapag tayo ay pinawisan at pagod.
So sa kanila, hindi rin maganda na didiligan mo lalo na naarawan sila mula umaga hanggang hapon. Ang water na pinandidilig ko sa kanila, kapag may ulan, pinapaulanan ko sila at nag-i-stock ako. Pero pag naubos na, kagaya ngayon summer, bihira ang ulan dito sa Manila, nag-i-stock ako ng water sa gripo ng 1 to 2 days kasi sila ay may chlorine. Kailangan natin matanggal yon bago natin idilig sa ating mga halaman. Pero pag may mga water kayo sa aquarium, sa sapa, sa bati, sa balon, pwede rin yun siya idilig. Maganda rin siya sa mga plants. Pagdating naman sa sunlight, pag bagong ripat, 7 or 10 days nasa shaded area lang. Huwag magmadali na paarawan sila kung okay lang naman sila sa shaded area ng medyo matagal. And then mga 10 days na or lampas na mga 10 days, paarawan nyo na siya, morning sun muna. Hindi naman sila maselan sa sunlight itong mga Fred Ives morning sun muna, and then pagtapos na kayo sa morning sun, medyo okay na siya, nag-i-improve siya sa morning sun, pwede siya sa full sun itong mga Fred Ives na to. Ngayong summer, may months na hindi ko sila pinulsan. 1 month ko silang hindi pinulsan. At ngayon, kababalik ko lang sa kanila dyan sa Arawan. Nandito lang sila sa plant rack ko na filtered. Ayan o, hindi nga sila masyadong stress. Pero may pinkish din sila. At meron din silang light green. Ina-alternate ko sila sa sobrang init kasi ngayon. Maliban sa stressing, pumapayat sila. Kaya full sun, filtered, and then filtered full sun. Ganun yung ginagawa ko. Ang fertilizer ng mga succulent ko at saka itong Fred Ives ko, yung slow release fertilizer na Osmocot, and then yung mga gawa ko lang na mga fertilizer, which is yung fermented fruit juice, yung mga banana peel ko, yun yung mga gamit ko sa mga succulent ko. At yung mga insecticide ko naman, yun yung aking mga alcohol, cinnamon powder, na spray, tsaka powder. And then meron akong ginawang insecticide na vinegar at tsaka liquid soap na nagtanong si Yance Montilibano. Sabi niya, "Hi, tanong ko lang po, hindi po ba mamamatay ang succulent kapag diniligan ng liquid soap? Ano po ba ang sukat ng vinegar tsaka liquid soap? Thank you po." Ang sukat nung ginawa ko yon ay 100 ml na water and then dalawang kutsara ng liquid soap at isang kutsarang vinegar. Dinidilig ko yon dito sa soil pero hindi masyadong madami, 20 to 30 ml lang. So sa experience ko, hindi naman nagkakaroon ng problema yung aking mga succulent. Kasi mabisa yon para sa akin na pangpatay ng langgam. Kapag ang langgam nang galing doon sa loob, paakyat yung takbo nila, ibig sabihin yung insect or yung mealybugs nandoon sa ilalim ng soil. So parang hindi sila mamamatay kapag inisprehan ko lang dito sila sa leaves at saka dito sa topsoil. So ang ginawa ko, dinilig ko siya para yung insecticide na gawa ko, bumaba siya sa soil. At yung unang dilig na ginawa ko, 20 or 30 ml muna ang dinilig ko. And then, nag-follow up ako sa mga susunod na weeks or months kasi ang mga langgam or mealybugs, hindi sila basta-basta nawawala, bumabalik sila. At nung napansin ko na wala ng langgam tsaka mealybugs, hindi ko na siya ginamitan ng ganong insecticide. Kapag meron na lang uli, nilalagyan ko siya or dinidiligan ko siya. Ang problem at disease na na-encounter ko kay Fred Ives, yun ay leaves rot, para siyang fungus na nasa leaves, isa lang siyang tuldok na maliit. Kapag hindi mo siya ginamot, mag-spread siya sa buong leaves niya. At kapag yung buong leaves niya nahawa na, pati yung buo nito, lahat yan, mapufungus na. So, ang dapat gawin or ang ginawa ko doon, tanggalin mo yung leaves na may fungus para hindi na siya makahawa pa sa iba pang mga leaves. At kapag natanggal mo na yung leaves na may fungus, pwede mo na siyang esprehan ng mga insecticide mo na meron ka. Ako, gamit ko rin pala ang Dietane
Sobrang useful sa akin yung Dietane kasi yun talaga yung ginagamit ko kapag bagong ripat yung mga succulent ko. 2 to 3 days kong ripat, ini-esprehan ko kagad sila ng Dietane. Ngayon, magpapropagate ako ng Fred Ives ko. Ilalagay ko lang dito sa topsoil nila at kukuha tayo sa ilalim, sa lower part niya ng mature leaves. So, ito yung maganda. Sige, tanggalin natin. So, ayan, left and right lang yung ano niya, hila niya. Left, right, side by side. Madali lang siya na matanggal. So, ayan. So, dito ko lang siya ilalagay, dito sa topsoil niya, para pag nagkaugat siya, direct na dito, or tubuan na siya ng mga new leaves, new pups. So, dito na lang. Yan. So, paganyan. At next naman, dito sa isa, magpo-propa din ako dito. Ayan. So, maybe siguro ito, kasi mature leaves siya, oh. Ang ganda niya. So, left and right lang yung ano niya, yung tanggal niya. Paganyan. Oh, diba? Oh, andali lang. So, ito siya. At ilalagay ko lang siya ng paganyan. Ganun lang lahat ang ginawa kong caring sa aking Fred Ives. Sana nakapag-share ako sa inyo ng kaalaman tungkol sa succulent na ito. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.